Hi guys! Maligayang pagbabalik sa aking channel. So today, we're going to have a review. Yes guys, review. Ano ang i-review natin today? It is the Samsung A50. So, let's get started. So, ang Samsung A50 guys ay ni-release noong March 2019. So, today, we're going to have a review about this phone. Included na sa box niya ay meron siyang kasama, especially the box itself. And of course, manual sa loob ng box. And SIM ejector tool. Then, meron tayong charger, which is USB Type-C na. So, kudos to Samsung here. And meron din tayong especially headset and jelly case and the phone itself, okay? Itong Samsung A50 is sobrang ganda guys. Talaga hindi mo ma-feel na ano siya, parang cheap. Kasi ang worth niya is nasa, sabihin na natin nasa 19,000, 18 to 19,000. So ayan guys, oh, sobrang ganda niya, di ba? Ang tawag dito guys sa build quality niya is tama. Plastic built siya, which means pinaghalong glass then plastic. Meron din siyang kasamang sa ilalim niya meron siyang 3.5mm jack, okay? Then meron din siyang USB port which is USB Type-C na. Then of course the speaker, okay? Single speaker lang siya guys. Okay? Sa gilid naman guys, meron siyang, ayan o, nandito yung power button niya. Then, meron ditong volume rocker. Then, sa kabila naman, nandito yung SIM tray niya. Tapos, yung SIM tray niya guys, naka-ano siya, pwede siyang gumamit ng dalawang SIM card. Then, may libreng space pa para sa SD card, okay? Then, sa ano naman, sa taas, which is microphone, yun lang naman, sa dito sa harap naman guys, meron siyang camera notch. Nakita niyo ba guys? Ayun o. Yung notch na camera. Then sa likod naman, meron tayong triple camera setup. Ang ganda niya guys. So tinan niyo, nag-rainbow. So yun guys. Sa unang camera guys, ito yung 5 megapixel depth sensor niya. Yung pwede kang magkaroon ng bokeh effect. Then yung second one naman is 25 megapixel camera. And the third one is syempre yung ating 8 megapixel wide angle camera. Okay, so yun lang doon sa build quality niya guys. Next na natin yung specs niya. A50 ay meron siyang ang screen niya ay nasa 6.4 inch U or ang tinatawag nila ng Samsung ng U display or infinity display. Syempre, ang screen nito ay Super AMOLED guys. Yes, Super AMOLED siya guys. Then yung GPU na ginagamit na also nitong A50 natin is Mali GPU. So, okay naman siya guys. Tapos meron siyang 6 gigs of RAM and 128GB variation and 4 gigs of RAM and 64GB variation. So, may iba't ibang kulay din siya guys. I got the blue color here. Then, yung fingerprint sensor niya guys, okay lang, hindi siya ganun kabilis. Tapos other times pa hindi nare-recognize yung finger ko kapag nung nire-register ko siya dito sa A50. So comment kayo guys kung meron kayong same experience sa akin. Then yung face recognition naman niya guys, mabilis din. And almost yun yung lahat ng specs ng A50. So in terms naman sa ano, wala akong nakitang mga lags or hiccups because I have the 6 gigs of RAM. And of course, mabilis naman siya. And
Basta no hiccups, ibang klase talaga gumawa si Samsung, guys. Sobrang bilis, okay? So, meron din akong ginawang review, guys, regarding sa S8 Plus ko. So, kung gusto nyo makita or ma-check yung review ko, check nyo lang dyan yung eye sa taas. Meron akong ginawang review regarding sa S8 Plus, okay? So, balik tayo, A50. For the price of, sabihin na natin, 18 to 19,000 pesos. Sulit na sulit, guys, dahil ito yung parang nakita kong first mid-range class phone na sobrang ganda. Sobrang talagang ganda niya, guys, pag hinawakan mo. Ang problema lang, guys, yung likod niya, fingerprint magnet. So, kailangan, guys, lagi niyo pupunasan. And, thankful naman tayo, merong kasamang jelly case doon sa, sa pag-unboxing natin. So, libreng-libre na siya. And, of course, huwag natin kalimutan itong SIM ejector tool natin. Ayan. Kinabit ko na. So, ayan siya, guys. Nakakabit na. Libreng-libre to kasama. Come with the box, okay? So, ito ngayon, gamit ko yung A50. Ay, nagbibideo ko gamit yung front camera niya. So, yung front camera niya, guys, natatanda nyo, meron itong 25 megapixel sensor with 2.0 aperture. So, napakaganda, guys. Sobrang linaw. Lalo na kung may good lighting condition siya. So, sa ngayon, guys, nakikita nyo naman, may gamit akong ilaw. And, nagre-reflect siya ngayon sa mukha ko. So, try naman natin pagpatay yung ilaw, okay? So, kitang-kita naman, guys, yung mukha ko, diba? Malino na malino. Maganda siya, promise. Ako nagsasabi sa inyo. Then, comment lang kayo, guys, kung ganun din, same din sa, A50 nyo, kung sa mga A50 users out there. Okay? So, try naman natin pagpatay yung light. Tignan natin kung malinaw, okay? Ayan, wait lang natin. So, ayun, guys, ito naman, pagpatay yung ilaw natin, lighting natin sa vlog natin. As you can see, medyo, ayan, meron siyang noise effect na siya sa kuha natin. Pero, kita-kita pa rin yung face natin, di ba? Ang ganda, sobra. So, nakakabighani naman itong A50. Sulit na sulit ang bayad nyo dito, guys. Pwedeng-pwede rin siyang pang vlog. Ito naman, guys, yung kuha natin gamit itong main camera niya dito sa back. At kinukuha lang ko ito ngayon yung S8 Plus ko. Oops, ayan, guys. Nakita nyo naman. So, let me know your thoughts, guys, gamit itong A50. Gamit yung wide-angle lens niya. So, ayan. So, let's get started. So, dumating na. So, if you have any questions, guys, regarding to my review here in Samsung A50, comment lang kayo, guys. Please comment down below.
And that's it for now, guys. I hope you like this video. Don't forget to subscribe on my channel and hit the notification button. Malapit na tayo sa 1,000 subscribers natin, guys. And I hope to see you next time on my next video. Thank you guys for watching. Goodbye and good vibes. Bye, guys. See ya.